Bukod sa pagbagal ng inflation, bumubuti na rin ang lagay ng Pilipinas pagdating sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Sa katunayan, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Agosto at inaasahang mababawasan ito ngayong Burr Months. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Patuloy ang pagtaas ng employment rate. Gayun din ang pagbaba ng unemployment sa bansa batay sa pinakauling datos mula sa Philippine Statistics Authority. Lalo ngayong Burr Months at holiday season. Pag ano na tayo, nasa October, November, December last quarter, because of the holidays, release of bonuses, tumataas yung ating household final consumption expenditure, marami tayong mga jobs na nakikreate. May expectation tayo na mas tataas pa yung ating both labor force participation saka yung ating employment itong last quarter. Sa pinakauling labor force survey ng PSA dito lamang nakaraang Agosto, umabot sa 96% ang employment rate na bahagyang mataas kumpara sa 95.6% noong nakaraang 2023 sa parehas na buwan at 95.3% noong Hulyo 2024. Katumbas ito ng 48.07 million na bilang na may trabaho noong Agosto 2023 patungong 49.15 million nito lang Agosto 2024. Bumaba naman ang unemployment rate sa 4% para sa buwan ng Agosto ngayong taon mula sa 4.4% sa kaparehong buwan noong 2023 o katumbas ng 2.22 million na walang trabaho noong August 2023 patungo sa 2.07 million ngayong taon sa kaparehong buwan. Paliwanag ni National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, bunsod ito ng pagpasok ng malaking bilang ng mga kababaihan na pumasok sa pagtatrabaho na siya rin nagpataas ng labor force participation rate. Year on year, between August 2023 and August 2024, about 1.03 million female workers joined the labor force and about 1.03 million then were absorbed in the labor market. Ibig sabihin, employed sila. Sa kabuuan, nanatili ang labor force participation rate or LFPR sa mataas na antas na 64.8% nitong Agosto, kung saan nangangulugan ito ng 51.22 million Pilipino ang aktibo sa labor market na mas mataas kumpara sa 50.29 million noong 2023. Samantala, ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, magiging maganda ang Pasko ng mga Pilipino sa pinakauling labor force survey kasabay ng pagbaba ng inflation rate sa 1.9% nito lamang Setyembre. Kasabay ito ng binabalangkas ng pamahalaan ng trabaho para sa bayan o TBP para sa 2025-2034 na pinangungunahan ng TBP Interagency Council na may pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno at stakeholders mula sa pribadong sektor. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.